Kasagutan sa dalangin na asawa. Batid kaya sa paglipas ng araw na nagdaan, kasagutan ay hindi ko napantay. Kung bata ako ay manlalaki, buhay ko ang nais na ang tiyan. Ang kamaliwa, hindi ko napapansin. Ang Diyos pala sa akin ay layunin. Halangin ng Diyos ay sa pagpapilihan ko. Kailangan siya ay panalikan. Sa tamang panahon, sa tamang panahon, kalooban ng Diyos ay magdadala. Sa dalaan mo ang Diyos ay magsagot. Kapag ito ang nais niya, minsan'y maghintay ang itutugon sa'yo. Oo, kung ito'y layunin niya. Ikaw ay sa kanya, kailangan makita, ika'y may pag-asa. Sa iyong pag-iisip, sa iyong pananalita, sa iyong buong buhay. Kailangan si Jesus, inuwi pa magkita. Kailangan inahal kanyang mga gawa. Kailangan mo, kailangan ko, kailangan gawin natin lahat. O ipatayan mo ang pag-ibig at wagas sa iyong kapwa'y puro ang landas. Siyang manulubos sa taong handang magpasakot. Kailangan makita ika'y nag-iba. Kailangan malaman may panatali ka sa ating Diyos na si Kristo. Siya lamang dapat nasundin mo. O ipahayag mo ang pag-ibig niyang wagas sa iyong kapwa'y ipuro ang landas. Mapuno kay Jesus na siyang matulungos sa taong handang magpasakot.
Pagpalang araw po lahat sa inyo mga kapatid at mga kaibigan sa ating Panginoong Jesucristo. Welcome po kayo sa ating pong live stream ngayon pong araw dito ng Lunes dito sa Toronto. At magandang umaga po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas. So welcome kayo sa ating day 146. So ang ating paksa ay karugtong ng ating tinalakay kahapon napagkat hindi natin natapos ang mga ilang mga talata. So ating ipagpapatuloy ang Heaven is Our Home Part 2 at ito ay ating ipagpapatuloy sa talatang ikatlo. So bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin sama-sama. Panginoon, muli po kami lumalapit sa iyo sa oras na ito upang hilingin namin ang iyong patnubay sa isang oras namin pong muling pagsasama-sama sa iyong pangalan. Salamat sa ganitong pagkakataon at kami ay pinagbuklod mo at pinag-isa mo sa iyong salita. Salamat po sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, na makikinig at manonood ng live stream na ito at nawa po makinabang kami sa iyong salita at magsilbi itong pagkain ng aming kaluluwa. Pagpalain mo po, Panginoon, ang lahat na maaabot ng pangangaral na ito at pag-aaral ng iyong salita at gabayan mo ang iyong lingkod na gagamitin, Panginoon. At nawa ang salita mo ay hindi mawalan ng saysay sa mga taong nangangailangan ito. Pagpalain mo ito, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ito ang aming sama-samang dalangin. Amen. So mga kapatid, buksan ninyo ang inyong mga Biblia. Sa aklat ng mga taga-Hebreo, kabanatang 4, talatang 3 naman ang ating pag-uusapan ngayon. Verse 3 tayo, chapter 4. So babasahin ko sa inyo ang sinasabi sa verse 3 at sa ating pagkapasimula ay ganito ang sinabi ng sumulat. Sapagkat tayo'y nagsisampalataya, ay nagsisipasok sa kapahingahang yaon. Gaya ng sinabi niya, gaya ng aking isinumpa sa aking kagalitan, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Bagamat ang mga gawa ay nangatapos mula ng itatag ang sanlibutan. So dito ay makikita natin ang isang pangungusap na sinabi sa atin ng sumulat na parang general ang kanyang salita. At kung hindi natin ito nanamnamin o iisiping mabuti, ay hindi natin makukuha ang ibig sabihin ng sumulat sa atin. At titignan natin kung ano ang sinasabi sa talatang tatlo na ito. At ang ilan sa mga Kristiyanong Hudyo, yung mga binansagang mga Messianic Jews, sa panahon ng sinulat ang aklat na ito bago dumating ang 70 AD at tila ay mga binasagang mga mananampalatayang Hudyo o mga binasaganding mga Messianic Jews. Sila ang mga recipient ng sulat na ito, ng aklat na ito. Sila ang tumanggap at ang sulat na ito ay para sa kanila. At ito ay maaaring noong panahon na isulat ito sa kanila ay nasa gilid sila ng malapit na sila sa pagtalikod. Maraming mga Messianic Jews ang mga dumaan sa mga matinding pagsubok. Marami sa kanila ay hindi nakapagtiis. Maraming mga sumama sa mga pananampalatayang Gnosticism. Maraming mga nahikayat sa mga doktrina ni Nicholas, ng mga Nicolaitans. Kaya dito ay sumulat ang akda ng mga taga-Hebreo upang
gabayan ang mga Messianic Jews o yung mga mananampalatayang Hudyo, mga binabansagang mga Kristiyanong Hudyo, na magpatuloy sa pananampalataya sa kabila ng may kahirapan, mayroong mga pagsubok at mga pag-uusig. Maging tulad din sa panahon ni Moises na tumalikod ang mga Israelita bago pa sila pumasok sa lupang pangako. Hindi nila nakita at nakamtan yung ipinangakong kapahingahan sa kanila ng Diyos doon sa lupang pangako. At ilan lamang ang nakapasok diyan. Ang lahi ni Joshua at saka ni Caleb at ang yung mga 20 years old na pataas na mga kabataan ang siyang nakapasok diyan sa loob ng lupang pangako. Bibinanggit dito sa Exodus chapter 32 verse 30 hanggang 33. Ito yung mga panahon na noong dinala ni Moises ang mga Israelita malapit sa bundok ng Sinai. Nung sila ay nandoon na, ay doon nila na naranasan ang isang matinding pagsubok na binigay sa kanila ng Diyos. Binanggit dito ni Moises sa kanyang aklat ng Exodus 32 verse 30 hanggang 33. Sinabi niya dito na kinabukasan, sinabi ni Moises sa mga tao, napakalaki ng nagawa ninyong kasalanan. Ha? Ito na yung ano, ito na yung kanilang kasalanan ng yung pagrebelde nila, yung pagreklamo nila. Yan, nang yan ang kanilang pangunahing kasalanan eh. Yung nagmurmuring sila, no? Tapos nagrevolt sila sa Panginoon. Napakalaki ng nagawa ninyong kasalanan, ang sabi ni Moises sa mga tao. Wika niya, aakit ako ngayon sa bundok ng Sinai at mananalangin kay Yahweh, sabi niya. Baka sakaling maihingi ko kayo ng tawad, sabi niya ganoon. So umakit nga sa bundok si Moises at nanalangin kay Yahweh. Sinabi niya, napakalaking pagkakasala ang nagawa ng mga tao. Gumawa sila ng Diyos-Diyosang ginto. Ha? Yan ang ginawa nila. Hindi pa nga naibibigay ng Diyos sa kanila yung dalawang tableta ng kautusan o yung tinatawag na sampung kautusan, ay gumawa na kagad sila ng isang karumaldumal na Diyos-Diyosang ginto. At si Moises ay nakiusap sa Diyos. Sa verse 32, nasabi niya, ipinakikiusap ko pong patawarin na ninyo sila. Si isang tao na magitan sa halos 2 milyong mga Israelita, humigit-kumulang o sobra pa man sa 2 milyon. Kung hindi ninyo sila mapapatawad, ang sabi ni Moises sa Diyos, sabi niya, burahin na rin ninyo sa inyong aklat ang aking pangalan, ang sabi ni Moises. Dito binanggit ni Moises na mayroong aklat ang Diyos. Yan ang unang pagkabanggit ng aklat ng Diyos. Sabi niya, burahin na rin ninyo sa inyong aklat ang aking pangalan. Yan. Bakit alam ni Moises ang tungkol sa aklat ng Diyos? Yan, mamaya titignan natin. Sapagkat alam ng Diyos kung sino ang papasok sa kanyang kaharian. Sapagkat ang mga nakasulat doon sa aklat ng Diyos, lamang ang papasok sa kanyang kapahingahan. Ang sabi ng Diyos kay Moises, sumagot si Yahweh, kung sino ang nagkasala sa akin, ay siya kong buburahin sa aking aklat. Ayan, dito magkakaroon tayo ng idea dito. Nung tayo ay ipinanganak sa mundo, sapagkat tayo ay nilikha ng Diyos, inilagay na tayo ng Diyos doon sa kanyang aklat, sapagkat tayo ay nilikha ng Diyos. Nilagay niya na tayo dyan. Ha? Ang gusto lamang ng Diyos ay manatili tayo doon sa kanyang presensya, sa kanyang kagustuhan. Dahil sinabi niya sa verse 33, kung sino ang nagkasala sa akin, ay siya kong buburahin sa aking aklat. Sa makatuwid, sa sinabi ng Diyos kay Moises, hanggat ang tao ay hindi nagkakasala sa Diyos, mananatili yung kanyang pangalan doon sa aklat ng Diyos. Okay?
mananatili ang kanyang pangalan diyan, sapagkat ang kasalanan lamang ang maghihiwalay sa tao at Diyos. Kasalanan lang yan ang maghihiwalay sa atin. Hanggat tayo ay hindi nakakagawa ng kasalanan, mananatili ang ating pangalan sa aklat ng Diyos. Ito sinabi ng Diyos kay Moises, kung sino ang nagkasala sa akin, ay siya kong buburayhin sa aking aklat. Ibig sabihin, nandun na ang pangalan natin. Nandun na. Bago palikain ang mundo, ang sanlibutan ito. Diba, ang sabi ng Panginoon kay Propeta Isaiah, sa lahat, maging kay Propeta Jeremiah, maging kay Apostle Paul, hindi pa sila ipinapanganak, ay alam na ng Diyos na may darating. Alam na na darating sila. O ibig sabihin, hindi pa sila lumilitaw sa mundong ito, ay nandun na sila. No? Isusugo na sila ng Diyos dito sa lupa. Sapagkat ang kanilang mga pangalan ay nandun na sa kanyang aklat. Diba? Ang gandang balita niyan. Na ibig sabihin, tayo ay mga nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Ibig sabihin, tayo sa Kanya, pag-aari tayo ng Diyos. Ito, tignan ninyo sa Revelations chapter 20 verses 11 to 15. Sa araw ng pabuhukom, tignan ninyo ha, i-connect nyo itong Exodus, itong sinabi ng Diyos kay Moises, 32 verse 30 hanggang 33. Tapos, ituloy ninyo sa Revelations chapter 20 verse 11 hanggang 15. Tignan ninyo yung pagkakaiba ng dalawa. No? Binanggit ni Moises ang aklat sa aklat ng mga ng Exodus. At dito naman sa aklat ni John sa Revelation, may mga binanggit. Ito babasahin ko sa inyo. Pagkatapos nito'y nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo doon. No? Ito maaring to sa langit na ito, ha? Merong malaking trono doon na puti at ang nakaupo doon. Merong malaking trono at merong nakaupo doon, sabi niya. Naglaho ang lupa't langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli. Ha? Yung lupa't langit na ito, maaari ito yung lupa't langit na ginagalawan natin maaari ngayon. Nandito tayong inakatira. No? Na hindi na nakita pang muli. Imagine that, ha? Nandito pa rin tayo sa lupa na ginagalawan natin. Ha? Pero itong binanggit sa Revelation 20, 11 to 15, ay nangyari na. Oh, ibig sabihin, mangyayari pa lamang ito. Hindi pa ito nangyayari pa, kundi mangyayari pa lamang sa darating na panahon. Binigyan niya na tayo ng idea na ganito ang mangyayari sa darating na panahon ng araw ng paghukom ng ating Panginoong Jesucristo. Binigyan niya na tayo ng idea na kung ano mangyayari habang andito pa tayo dito sa lupa na ginagalawan natin. At nasanabi ni John, nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay. Maging dakila at hama, nakita niya. At, tignan ninyo ha, binanggit ni John ang mga salitang ito. At sabi niya, binuksan ang mga aklat. Kita ninyo yan, may mga aklat eh. Ang tanong, ano itong mga aklat na ito na binuksan? Ayan, hindi pinangalanan ni John eh kung ano yung mga aklat na ito. Pero ayon sa mga theologians na mga gumagawa ng mga komentary, nagbigay sila ng komentaryo dito. At ito ay binansagan nilang mga book of works, yung aklat ng mga gawa. Ayan, binansagan nila yan eh. No? Na aklat ng mga gawa. Ngayon, binuksan ang isa pang aklat. So, ibig sabihin, mga aklat, ibig sabihin marami yan, hindi lang isa. So, maraming aklat. Ha? At binuksan pa rin ang isa pang aklat. So, merong natatanging isang aklat, ang tinatawag na aklat ng buhay. Kita ninyo? Yung Book of Life. At ayon dito, sinabi ni John na hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. Okay, binanggit dito na batay sa mga nakasulat sa mga aklat doon sa mga naunang mga aklat. O ibig sabihin kaya dito nila kinuha ng mga theologians na nagbigay ng titulo doon sa mga aklat, yung tinatawag na Book of Works, ay dahil dito na sinasabi na
hinatulan ng mga patay ayon sa kanilang ginawa o kaya binasagan nilang Book of Works, aklat ng mga gawa o ginawa, di ba? Batay sa nakasulat sa mga aklat. O kita ninyo ang ano, tignan ninyo doon sa Exodus ha, na binanggit at dito sa Revelation. Ibig sabihin, talagang meron talagang aklat na nasusulat. Kung nabasa ninyo yung aklat ni Enoch, no? Ni Enoch. At yung meron siyang aklat eh, you know, first and second, no? Yung sunulat niya. Diyan ay makikita ninyo doon sa aklat na yun. Kasi ito hindi namin ini-encourage sa nabasahin. Kasi ano yan, apokrypha yan eh. Hindi yan kasama sa mga Bibliyang ginagamit natin. Pero sa mga advanced, sa mga sabihin na nating marunong na kumilatis ng tama at ng mabuti, ha? Eh pwede niyong basahin yan. Pero kung kayo ay hindi pa advanced sa mga ganyang mga babasahin o sabihin na nating mga literatura, ay huwag ninyong subukan. Kasi baka lalo kayong malito. Ha? Pero sa mga katulad natin ng mga nag-aral, mga nakapagtapos, yun talagang mga advanced study yan. Pwede niyong basahin yan as a reference. Pero hindi natin pwedeng gawing doktrina. Hindi natin pwedeng ituro. Kasi kapag binasa niyo yan, magkakaroon kayo ng idea kung ano ang sinasabi sa Biblia at kung ano sinasabi kay Enoch. Kasi si Enoch, ayon sa kanya, ay kinuha siya ng Diyos eh, at ipinakita ng Diyos sa kanya ang kung ano meron sa langit at isinulat niya. At nung siya ay dalhin sa langit, ay pinagwikaan siya ng mga anghel na ano na kumuha ng isang aklat at isulat lahat kung ano ang nakita niya at narinig niya doon sa langit. Kaya isinulat niya. Kaya doon nakita niya na yung ang ating Panginoong Jesucristo, yung tinatawag na taong nakatayo doon sa harap ng trono. Ating Panginoong Jesucristo yan eh, na nakita niya. Inatasan niya yung kanyang isang archangels na pumunta sa mga lagayan ng mga aklat. Merong lagayan ng mga aklat eh, sa langit eh. Yung tinatawag na store room ng mga aklat. No? Nalalagyan. Kaya, at doon, makikita yung mga pangalan ng mga tao. At sila yahatulan ayon doon sa kanilang mga ginawa. Kita ninyo? Kaya talagang ang tao, hindi tayo makakaligtas dito sa mundong ibabaw. Dadaan tayo dyan sa lahat ng mga evaluation kahit na ang tao ay patay na. No? Kasi hanggat ang tao ay buhay, eh, gawin na lahat niya ang magagawa niya na maglingkod sa Diyos at manatiling tapat sa Kanya. Sapagkat kapag ang tao ay patay na, hindi niya na muli may babalik pa. No? Hindi na siya makakabalik muli para magsimula uli. Isipin na lang natin yung mayaman at si Lazarus, di ba? No, nung sila ay nandun sa Hades, nag-uusap sila eh. Di ba? Malayo ang kanilang pagitan, nag-uusap sila. Ano ang sabi nung mayaman kay nung Abraham? No? Ipadala si Lazarus sa lupa. Papuntahin sa kanya mga kapatid at pagsabihan na huwag silang pupunta dito sa lugar na aking kinalalagyan ngayon dahil mahirap dito, naghihirap ako. Anong sabi ni Nunong Abraham? Hindi na po pwede. Kapag ang patay na, hindi na pwedeng bumalik pa. Oh, ayun ang sabi. Nangangatwiran pa yung mayaman eh. Naghihirap na nga, nangangatwiran pa eh. Sabi ni Nunong mayaman, eh si Lazaro, maniniwala sila niya kasi namatay yan eh at muling babalik. Eh ang sabi ni Nunong Abraham, eh lalo na si Lazaro, patay na at muling babalik. Eh ma, hindi sila maniniwala. Sabi ni Nunong Abraham. Sabi niya, patay na bumalik. Eh lalo magtatakutan, magtatakbuhan yan. Ha? Ganyan ang nature ng tao eh. Ang sabi ni Nunong Abraham, nasa sa kanila ang mga propeta. Ha? Nasa sa kanila ang mga kautusan. Pag sinabing propeta, yan yung salita ng Diyos. Ha? Yung mga propeta. Tsaka ang kautusan. Nasa sa kanila ang kautusan at ang mga propeta. Oh. Yan ang magsisilbi nilang gabay sa kanilang buhay. Oh, kung hindi sila sumunod doon sa mga propeta at tsaka sa kautusan, it's too late na. Kaya nga dito natin makikita na ang lahat ng tao ay dadaan dyan. No? Dadaan tayo dyan. Tatayo tayo sa isang trono. Lahat ng mga namatay, maging dakilaman at maging hamak. Ha? Bubuksan ang mga aklat. Kaya kapag ang mga tao,
Kapag tayo humarap sa trono ng Diyos, at kapag dumating na, yung mga anghel ay nagbubuklatan ng mga aklat, parang pagpanahon ng census, pagpanahon ng botohan, hinahanap yung pangalan mo. Ah, pag nakita yung pangalan mo, guguhitan na yan. Ibig sabihin yan, pwede ka nang bumoto. Sa langit, kapag nakita ang pangalan mo, pasok ka sa loob. Ah, yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang sino mang masumpungan sa aklat ng buhay ay ano? Papasok sa karya ng langit. Kapag hindi makita ang iyong pangalan doon sa Book of Life, pupunta yun sa ibang aklat. Titignan kung nandoon ang iyong pangalan. Kasi yung mga Hudyo, no, ang pananampalatayang Hudahismo ay relihiyon ng mga gawa, no? Religion of works. Kaya ang mga pangalan nila nandoon sa aklat ng mga gawa, no? Nandoon lahat sila. Kaya yung mga pangalan ng mga nakasulat sa aklat ng buhay, diyan lamang matatagpuan yung mga Kristiyano, yung mga anak ng Diyos, nandun lang yan. No? Walang papasok eh. Na mga iba't ibang reliyon diyan sa aklat ng buhay, wala. Walang reliyon na magdadala sa langit. No? Hindi yan ang makakapakatulong sa atin para tayo makakuha ng kaligtasan. Hindi. Kung hindi yung sakripisyo ni Kristo, namatay siya, binigay niya ang kanyang biyaya para tayo magkaroon ng kaligtasan. No? Pagtanggap natin sa kanya. Yan lamang ang paraan para tayo mapanatili doon sa aklat ng buhay at hindi tayo gagawa ng kasalanan para hindi tayo pawiin ng Diyos na binanggit niya doon sa Exodus. Napapawiin niya, buburahin niya ang mga pangalan ng mga taong nagkasala sa kanya. Diba? Kaya nga dito binanggit pa rin ni John na hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa batay sa nakasulat sa mga aklat. Batay, ha? According to the books, kung ano nakalagay doon. Iniluwa ng dagat ang mga patay na naroroon. Iniluwa rin din ng kamatayan o ng death at ang daigdig ng mga patay. Ito yung Hades, ang mga patay na nasa kanila. So hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Di ba nabubuhay pa tayo ngayon? Hindi pa tayo patay. O, kapag tayo namatay na, alam na natin kung ano mangyayari sa atin. Ha? Isang araw, haharap tayo sa trono ng Panginoon Diyos. E kung tayo namatay, bago namatay, alam natin na nakapaglingkod tayo sa Diyos, na nanatili tayong tapat, di ba? Walang pag-aalinlangan na makasama natin ang ating Panginoong Jesucristo. Walang pag-aalinlangan. Pero maraming mga tao na namatay sila na hindi nila sigurado kung sila ay pupunta sa langit o hindi. Kasi hindi sila nanampalataya sa Diyos. Walang Diyos. Hindi sila nagbabasa ng Biblia. Hindi sila naniniwala sa Diyos. Oh, yan ang malaking problema. Ha? Malaking problema yan. Kaya misal nga tayo nga, sabi, kapag matay mga Kristiyano na, ay may potential pang mawala sa kamay ng Diyos. Ayun pa kaya mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Di ba? Oh. So pagkatapos ay itinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay, ito yung Hades. Ang lawa ng apoy o itong hell, ang pangalawang kamatayan. So ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Babala na sa ating lahat yan. No, ngayon pa lang ay sinabi na sa atin ng Panginoon, lalo tigit ni John at saka ng ating Panginoong Jesucristo in advance. Ha? No? Para malaman na natin, para hindi na tayo maging naive or sabihin natin na hindi natin alam kung ano mangyayari sa darating na panahon. No? Parang mangmang tayo. Ay hindi, sinabi na eh. Na ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Diba? Oh. Eh bakit pa tayo aalis doon sa kamay ng Diyos, doon sa aklat niya, na aklat ng buhay. Diba? So manatili tayo doon sa aklat ng buhay. Upang maingatan tayong huwag tayong gagawa ng kasalanan. Manatili tayong malinis sa paningin ng Diyos. Sa parehong kaso, ang mga paghihirap sa kasalukuyang sandali sa panahon natin ngayon ay natakpan ng katotohanan ng pangako ng Diyos. Maraming mga tao ang nawalan na ng pag-asa. Alam nila na tayo ay magkakaroon ng kaligtasan, manatili lang naman tayo sa pangako ng Diyos. Pero ano nangyari sa kanila? Na-discourage sila, nawalan sila ng loob. Ang mga tao ay nag-alinlangan na
natuto pa rin ito ng Diyos, yung pangako niya sa atin, na manatili lamang tayo. Dahil sinasabi ng Panginoon, ang manatili, diba? Hanggang wakas ay siyang maliligtas, ang sabi ng Panginoon. So kung ang tao ay mga mag-aalinlangan sa kanyang buhay, hindi siya magpapatuloy, anuman ang kanyang nararanasan sa buhay, hindi niya makakantan yung pangako na binigay sa kanya ng Panginoon. Kapag ipinagkatiwala natin ang ating mga sariling mga pagsisikap sa Diyos, sa halip ng kapangyarihan ng Diyos, tayo rin ay nasa bingit at panganib na talikuran at mawala ito balang araw. Ang ating sariling pagsisikap ay hindi kailanman sapat. No? Kung hindi si Kristo lamang ang makasasapat sa atin, siya ang makagagawa ng mga bagay na hindi natin kayang gawin. Si Kristo lamang ang makasasapat sa lahat pagdating sa kaligtasan. Sapagkat ang tao, hindi natin tinatrabaho ang kaligtasan. No? Hindi natin tinatrabaho yan. Ang sabi ng mga tao, gumawa ka para ka maligtas. Hindi tinatrabaho ang kaligtasan. No? Sapagkat si Kristo na nagtrabaho dyan. Tinatrabaho niya ng mga tao sa pamamagitan ng biyaya. Binigay niya ang biyaya sa tao. Paano mo makakanta ng biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya mo sa Diyos? Tapos tanggapin mo ang biyaya niya, tapos sumunod ka sa tubig ng bautismo, at ipahayag mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. At pagkatapos niyan, sumunod ka sa kanyang kalooban at manatili ka hanggang wakas. Mamuhay ka ng isang Kristiyano hanggang sa ika'y abutan ng kamatayan. Salamat sa Diyos na ang kanyang alok ay nananatili pa rin hanggang sa panahon natin ngayon. Hebrews chapter 4 verse 7. Nananatili yan. Kaya yan ay walang may dadahilan ng tao na hindi namin narinig yan, hindi namin yan nalaman, no? Sapagkat ito ay pinahayag na. Kung ang mga tao hindi nagbabasa ng Biblia, hindi nga talaga nila malalaman ang katotohanan. E paano kung hindi pa sila nakikinig sa mga pagtuturo at saka mga pagsisermon ng mga tagapangaral, ng mga pastor, tsaka mga guro. Kung ini-ignore nila yung mensahe ng kaligtasan at ng katotohanan sa darating na panahon, malalaman ba nila yung mga bagay na ito? Hindi. Kaya nga, walang maidadahilan ng tao. Sasabihin ng tao, hindi po namin narinig yan. Ha? Hindi. Halos karamihan ng mga pastor, may ministro at tagapangaral, mga guro, ay nangangaral tungkol sa langit, tungkol sa impyerno, no? Tungkol sa paghuhukom, tungkol sa buhay na walang hanggan. Kaya dapat mamili ang tao. Saan mo ba gusto? Sa impyerno o sa langit? Di ba? Sa paghihirap o sa kaginawaan o sa everlasting joy and peace and happiness with God? O everlasting punishment with Satan and his demons? Di ba? Dalawa lang eh, hindi pwedeng tatlo. Dalawa lang. So tignan natin yung sa verse 4. Sapagkat sa isang dako ay sinabi niya ang ganito, no? Hebrews chapter 4 verse 4. Tungkol sa ikapitong araw, no? Ikapitong araw sa ating kalendaryo. Ha? At ganun din sa kalendaryo na ginagamit, kasi dalawang kasing klase ng kalendaryo ang ginagamit natin sa panahon natin eh. Isang Gregorian calendar, no? Sinasabi nila nagsisimula sa araw ng Lunes hanggang Linggo. Ang Jewish calendar naman ay nagsisimula araw ng Linggo, unang araw hanggang Sabado. Ah. Kaya kung iniisip ninyo yung tinatawag na ikapitong araw, depende kung anong kalendaryo ang gagamitin ninyo. Dalawang kalendaryo yan eh. Dalawa yan. Ngayon, kapag ginamit niyo yung Gregorian calendar, papatak yung ikapitong araw o yung ikapitong araw yan yung Linggo sa Gregorian calendar. Kasi magsisimula ng Lunes eh, unang araw. At ikapitong araw yung Linggo. O, diba? Ngayon, kung gagamitin niyo yung Jewish calendar, eh magsisimula yan Linggo, unang araw ng Sanlinggo. Diba? Kasi ako, ginagamit ko dito, ay Jewish calendar ang ginagamit ko, hindi yung Monday to Sunday. No, ang ginagamit ko dito ay nagsisimula ng Sunday bilang unang araw ng isang linggo. Kaya ang ikapitong araw ay Sabado. Di ba? Ang ganda eh. Biblical eh. Biblical yung Hebrew calendar eh. Kaysa sa gagamitin nyo yung Gregorian calendar. Di ba?
Kasi yung Gregorian calendar, ano yan eh, sa Roman Catholic yan eh, hindi naman sa ano yan eh, hindi naman sa Jewish yan eh. Ang Jewish calendar, yung nagsisimula araw ng Linggo, tapos matatapos ng Sabado. Kaya pumapatak ng ikapitong araw yung Sabado. Kaya tama sa sinasabi ng Hebrews eh, na tungkol sa ikapitong araw, no? Pumapatak yun araw ng Sabado eh. Diba? Kasi Linggo unang araw. At nagpapahinga ng ikapitong araw, no? Sabat yan eh. Sabado yan. Ang Diyos sa lahat ng kanyang mga gawa. Kaya ito yung tamang paggamit ng kalendaryo. Huh? Yung Jewish calendar. Kaya nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw. Hindi dahil sa siya ay napagod, ngunit upang ipahiwatig ang pagkumpleto ng paglikha. So ang mundo ay perpekto. Kaya tingnan natin, kung ang ikapitong araw ay araw ng Sabado sa kalendaryo ng mga Hudyo, ibig sabihin, ang unang araw ng paglalang ay araw ng Linggo. Sapagkat yan ang unang araw. Ah, diba? At ang tao ay nilikha sa ika-anim na araw. Araw ng Biyernes, ang tao nilikha. Pagkatapos na nilikha ang tao, susunod na araw, Sabado, nagpahinga ang Diyos. Kita ninyo? Kaya diyan ang napakagandang katotohanan na hanggang ngayon, nakikita natin yung alaala ng kalendaryo na binigay sa atin ng mga Hudyo na ating halimbawa. Diba? Kaya, ang ginawa ng Diyos ay talagang katotohanan. Talagang hayag sa ating paningin. Hindi ito binigay ng Diyos para tayo malito. Di tayo mag-alinlangan sa Kanya. Malinaw eh, maliwanag. No? Sa simpleng pagpapaliwanag ay madali nating maunawaan. Diba? Kaya kung gumagamit kayo ng kalendaryong Gregorian na nagsisimula ng Lunes hanggang Linggo, malilito kayo. Eh, kasi pumapatak ng ikapitong araw, Linggo eh. O, diba? Eh, gamitin na ninyo yung Jewish calendar. Mas magandang gamitin. Kasi ganun din eh. Ako, nasanay na ako eh. Na ganun ang ginagamit kong kalendaryo. No? Hindi ako sanay gumamit ng Gregorian calendar. Palaging Jewish calendar ang ginagamit ko. So, nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw. No? Sabado yan eh. Hindi dahil sa siya ay napagod, ngunit upang ipahiwatig ang pagkumpleto ng paglikha. Yan ang dahilan kung bakit siya nagpahinga. Binigyan niya ng banal na pagkilala yung kanyang nilikha ang buong daigdig sa amagitan ng kanyang kapahingahan. Wala siyang ginawa noong buong araw na yun, ng ikapitong araw. Nagpahinga siya. Ang mundo ay perpekto nung likhain ng Diyos. Ha? Perpekto yan. At nasiyahan ang Diyos dito pagkatapos ng paglalang. Yaman lamang noong dumating si Nunong Nue, ay ang lupang o ang daigdig na kanyang nilikha ay napulyot ng mga anak ng mga fallen angels. You know? Sa half human at saka half fallen angels, ang kanilang mga naging anak ay mga higante, mga nepilim. At pinulyot nila ang lupa ng kasamaan. Kaya ginunaw ng Diyos yung nilikha niyang lupa at lupa at tubig na iyon na kanyang nilikha. Ginunaw niya sa amagitan ng tubig. Kita ninyo. Tapos lumitaw ang panibagong lupa at saka tubig pagkatapos ng baha. Diba? Ikalawa, itong ating ginagalawang daigdig ngayon, no? Itong earth ngayon na ating nakikita sa ating satellite, itong planet na earth, ito na yung ikalawang daigdig na ginagalawan natin. Hindi na ito yung original na daigdig na nilikha ng Diyos. Hindi yan. Yung unang nilikha niya na langit at katubig ay nawala yan. Yan ay natabunan ng tubig nung panahon ni Nunong Nue. No? Kaya nag-iba na ang mga forma ng mga lupa, ng mga kontinente. No? Iba na. Kesa doon sa unang nilikha ng Diyos na naghiwalay ang lupa at saka ng tubig. No? Ibang-iba na yan eh. Nagkalat na. No? Nag-iba't iba na ang mukha ng daigdig sapagkat napulyot ng kasamaan ng mga tao sa panahon ni Nunong Nue. Kaya nga si Nunong Nue ang pangalawang lahi ng tao na pinagmulan. Sa amagitan ng walong tao, nagsimula ang panibagong breed ng tao sa amagitan ng walong tao na iyon. No? Bagamat si Abraham ang unang lahi ng tao,
At si Nunong Nuwe ang nagpatuloy ng panibagong ikalawang lahi ng tao. Kaya doon tayo nanggaling sa pinanggalingan natin kay Nunong Nuwe at saka sa kanyang tatlong mga anak, di ba? So, kung babasahin niyo yung Genesis 10, nandiyan yung tinatawag na Table of Nations, no? Makikita niyo diyan nagkanya-kanya ang mga tao sapagkat nagtatag sila ng kanilang mga sariling mga lingwahe, no? At mga bansa, no? So dito binanggit nasiyahan ng Diyos dito pagkatapos niyang lalangin yung unang daigdig, no? No kanyang ginawa bago ang baha. So ang pamamahinga na ito ay isang walang hanggang kagalakan ng Diyos, no? Kung kailan ang nilikha ay mabago at maibalik sana sa original na paglikha ng Diyos. So ang bawat tanda ng kasalanan ay aalisin. Kaya naalis yung mga kasalanang ginawa, yung karumihan ng ginawa ng mga Nephilim, yung mga higante ng mga panahon ni Nunong Nuwe. Nangawala silang lahat eh, napawi na, nangamatay silang lahat. At ang sabi ng mga ilan, maaari na yun daw maaring mga malalaking mga hayop katulad ng mga dinosaurs na sinasabi nila na nabuhay nung unang panahon. Di ba? Maaaring nga yun sa panahon ni Adan eh. Maaring nilikha ng Diyos ang mga malalaking mga hayop, no? Mga animal na malalaki, mga maliliit, iba't ibang klase ng hayop. Eh maaring yan eh, nangyari yan sa paglalang ng Diyos, no? Kaya nung natabunan ng daigdig ng tubig, wala, di nasa ilalim na ng lupa. Tinabunan ng pamamagitan ng tubig, natabunan sila. Kaya ngayon, ay unti-unti na namang nahuhukay. No? Na may mga talaga malalaking mga hayop, no? Mga dinosaurs kung tawagin. Ah, maaring totoo, kasi nga, nakikita nila. No? Pero sa panahon natin ngayon, wala. Wala nang nabubuhay na ganyan, sapagkat ikalawang daigdig ang ginagalawan natin, hindi yung original na nilikha ng Diyos na una. Pangalawa na ito eh. At ang mundong ito, ay papauwi sa kasiraan, no? Sapagkat ang mga tao ay ano nangyayari na ngayon? Ang tao na mismo ang sumisira sa daigdig na ito. Na sinabihan ng Diyos na kayo ang mag-iingat sa daigdig na ito, kayo ang magiging tagapag-ingat, no? Ng daigdig na ito. Ay ano nangyayari? Hindi, ang tao mismo ang sumisira sa daigdig. No? Tao rin ang sumisira. Kaya nga kapag ang daigdig natin ay unti-unti na nasisira na, wala na, no? Baka darating ang araw kapag ang mga bansa ay nagigera sa bawat isa, no? Katulad niya sa West Philippine Sea, no? Naggigirean eh. Ang mga Chinese, ang mga Pilipino naggigirean, no? At nagkakampihan na sila, 'di ba? Pinag-aaway nila ang West Philippine Sea. O ay kung dumating ang panahon na nagkaroon ng nuclear war, o 'di ba? Maraming mamamatay ng mga tao. At anong mangyayari? Mauubos ang lahi ng tao. Di ba? Eh, hindi na kailangan pang lumusog ang mga milyong-milyong mga sundalo sa isang bansa. Uhulugan lang ng isang atomic bomb o nuclear weapon, eh wala na. Di ba? Ano ang sabi ni Albert Einstein? Tumigil ang Second World War sa amagitan ng atomic bomb. Ha? Isang ano lang, isang drop sa Hiroshima at saka isang drop sa Nagasaki. Dalawang atomic bomb lang ang nagpatapos sa Second World War. Ang sabi niya, yung susunod na digmaang pandigdig, yung ikatlo, ang continuation niyan ay yung atomic bomb at saka nuclear weapon ang continuation niyan. Kasi sinubukan yung atomic bomb eh. Dalawang beses lang. Dalawang nuclear bomb lang ang ginamit. Nagtapos na ang digmaang pandigdig. Oh, eh ang mga bansa, lumikha na sila ng mga atomic bomb nila. Ang dami, halos lahat ng mga bansang mayayaman ay may mga atomic bomb. Oh, kung nagsimula ang ikatlong digmaang pandigdig, gagamitin nila ang atomic bomb, continuation ng Second World War. Oh, mapupulbos ang populasyon ng buong daigdig, mauubos. Hindi na kailangan pa magpadala ng 1,000,000 sundalo para lusubin ang isang bansa. Hindi, hulugan lang ng isang atomic bomb. Wala na ang isang bansa. No, burado na kaagad. No? Hindi na kailangan pa magpadala ng maraming sundalo. Yan ang potential na pwedeng mangyari. Kaya nga tayo ay hindi tayo basta-basta nagpapaano. Yung mainit ng kalooban, naggera-gera-gera, nako.
Madaling sabihin yan. Pero kapag nandun ka na sa mismong gera na yan, makikita mo ang hirap. No? Makikita ninyo. Hindi sasabihin natin na girahin na ang China. No? Eh, nung sabi ni Presidente Duterte, wala talaga tayong laban dyan. No? Kahit pagsamasamahin mo mga NPA, mga Moro, mga Army, magkakaisa talaga. Kahit na magkakaaway. No? Laban sa mga invaders. Oh, 110 million na population laban sa 1 billion na mga sundalo. Wala kang laban dyan. Kaya nga, there's a reason why the president, you know, Duterte, keep silent siya. May reason dyan. Matalino siya. Kaya binabati ko siya ng kanilang mga ano, dating kaalyado, no? Na ganyan na, hindi ka basta-basta maging desisyon dyan. Buhay ng tao ang nakasalalay dyan. No? Kailangan maging matalino kang presidente pagdating sa mga panahong ito. No? Iko-consider mo ang populasyon ng iyong bansa. Kapag ka nagsimula na yan, darating dyan ang kahirapan. No? Wala na. Sira na lahat. Hindi ka na makakilos. Wala ng trabaho. Pati bahay mo. Mawawala na lahat. Mawawasak ng gera yan. No? Eh bakit natin naharapin ang gera? Bakit natin gugustuhin yan? No? Gustuhin ba nating maghirap kaysa sa mabuhay ng maayos, ng walang ano? Eh, daanin sa paano, sa kung maaari sa pag-uusap, di ba? Makikipag-ugnayan. Ang hirap ng buhay natin sa panahon natin ngayon, no? Dumarating tayo sa mga ganyang mga pagsubok. Ang dapat natin gawin, ipasa Diyos natin lahat yan. Hindi natin kakayanin yan. Hayaan natin ang Diyos ang gumawa niyan. Ibigay natin sa Kanya lahat kung ano ang nais niya. No? Doon tayo pumunta sa panalangin. No? Dahil walang imposible sa panalangin. Doon na lang tayo umasa sa Diyos. No? Kung tayo ay pabugso-bugso ng ating mga damdamin, kalooban, girahin na yan. No? Handa naman tayong mamatay. Oo. Walang problema doon. Pero ano mangyayari sa ating buhay pagkatapos niyan? Kahirapan 'yan. Ha? Baka pagdating ng araw wala nang makain baka kainin mo na 'yung kapwa mo tao, 'di ba? Nangyari 'yan sa bansang Israel No? Dalawang beses na nangyari 'yan sa bansang Israel sa kasaysayan na sa Lumang Tipan at saka nung panahon ng noong 70 AD na 'yan, ha? Natalaya sa sinasabi ni Josephus. Ha? Natalayan yung pangalawang beses na kinain ng ina yung kanyang anak. Kasi wala nang makain Panahon ng gera yan Yung una naman sa panahon ng mga hari na meron taggutom tapos hanggang sa wala nang makain dahil may gera Kinakain na nila yung kanilang mga anak kasi wala nang pagkain So ganyan ang epekto ng gera ng digmaan. Hindi tayo ahantong dyan. Kaya mga tao mahilig sa gera. Sige. Kapag kayaan ay naranasan ninyo, magsisisi ang mga tao. No? Tapagkat hindi nila alam ang epekto. No? Kaya yung ating mga veterans, sila na pagsasabi ng kanilang karanasan, mahirap ang buhay ng may digmaan. No? Kaya nga ipasa Diyos na natin lahat yan. No? Kaya nga, kapag tayo ay nananatiling nasa pag-iisip natin ang ating buhay sa Diyos, hindi tayo mag-iisip ng mga bagay dito sa libutan. Hayaan natin ang sanlibutan ang siyang ano dyan. Kaya isipin na lang natin ang tungkol sa Diyos. Doon na lang natin ibuhos ang ating panahon sa ating kaisipan sa Diyos. No? Kaya nga, kailangan nating mamahinga no? sa piling ng Diyos. Sapagkat sabi nga ng Panginoon, darating yung araw, yung hinulaan niya yung pagkawasak ng templo no nung 70 AD sabi niya hihilingin niyo na sana hindi na kayo ipinanganak noong mga panahong iyon no sa matinding kahirapang darating sa inyo sabi niya kaya nga sa panahon natin ngayon ay nagkapasalamat tayo na dumating ang Diyos sa buhay natin no at dito ay sinasabi na isang walang hanggang kagalakan ng Diyos na ibinigay niya yung napaka-importante yung kapahingahan no importante yan pamamahinga yan
Kaya nga itong ano, kaya nga tayo kapag tayo ay binigyan ng pahinga ng sa ating pagtatrabaho, araw ng Sabado at Linggo, wala tayong pasok. So, ang gandang gamitin yan para ibigay natin sa Diyos yung dalawang araw na yan, di ba? At yan eh, ninanais na maraming mga tao. Isa na ako dyan na gusto kong pagdating ng araw, ang araw ng Sabado at Linggo ay ibigay sa Diyos. No? Ialay sa Kanya yung dalawang araw na yan na magumawa ng mga bagay tungkol sa Diyos. Kasi limang araw ka nagtrabaho, ibigay mo naman yung dalawang araw naman para sa Kanya. Diba? Upang makumpleto ang Kanyang mabuti at perfectong gawain para sa atin. Diba? Kung minsan nga lamang, isang araw lang, eh, hindi pa maibigay ng tao sa Diyos. No? Kapag araw ng Linggo, bago yung pandemic, minsan ang mga tao nalilate pa sa mga Bible school, sa mga Bible studies, sa worship, nalilate pa sila. Minsan eh, tapos na ang sermon, saka sila darating. Diba? Hindi natin alam kung ano ang nangyayari sa buhay nila. Hindi tayo humahatol kanino man. Pero talagang, ano, eh, kanya-kanya ang ating, ano eh, ang ating kalalagayan sa buhay, ano? Hindi natin tulad ng ating sarili sa ating kapwa. Hindi. Nababanggit lamang natin ito. Sabagat ito nakikita natin. Pero wag nawang itong mangyari sa atin. Kung ito'y kaya natin gawin, gawin natin. Baka huli na ang lahat. Diba? Baka pagsisihan natin eh. Pagdating ng araw, dahil hindi ko nagawa. Diba? Nakaya ko namang gawin, bakit hindi ko nagawa? Diba? Kaya ito'y nangyayari sa pandemya ngayon. Malaking aral itong naranasan natin. Ito, maraming lesson yan eh sa buhay ng tao. No? Magdadalawang taon na ang pandemya. Sabihin, merong nais ang Diyos na ipaalam sa atin. No? Na ano tayo, na magmuni-muni tayo sa buhay natin. Mag-rewind tayo ng buhay natin. Mag-correct tayo ng mga bagay na dapat nating ituwid, di ba? Kaya nga to, tingnan natin itong verse 5. Sinabi dito ng ano, ng sumulat sa, at sa dakong ito, ano? Eh, binabanggit niya yung langit yan eh, heaven yan eh. Ay muling sinabi, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Yan sinabi dito. Kaya yamang may natitira pang ibang dapat magsipasok doon. Ito maganda to, take note sa sinabi dito, verse 6. Yamang may natitira pang ibang dapat magsipasok doon. Sino yung mga natitira na ito na dapat na magsipasok doon sa dakong iyon na langit? Tayo mga Kristiyano yan sa kasalukuyang panahon ang binabanggit yan. Tayo. At saka yung mga darating pa bago ang paghuhukom. Yan yung sinasabi dyan eh. Para sa atin yan eh. Na nabubuhay ng mga Kristiyano, ng mga anak ng Diyos. At mga pinangaralan ng una ng mabubuting balita ay hindi na nga pasok dahil sa pagsuway. Ito sa panahon ni Moises. Yung mga Israelita na kanyang pinangaralan na inilabas niya sa Ehipto, na pinangaralan niya na ng salita ng Diyos, na nanggaling na sa Diyos ang mga salita na ito, ngunit hindi nila sinunod at sinuway nila. Sa verse 7, at muling nagtangi siya ng isang araw. O di ba pagkatapos noong 7 days na sinasabi ng mga Hudyo na itinangi ng Diyos yung araw ng Sabat, di ba? E ngayon sa verse 7, at muli, ano, nagtangi siya ng isang araw. O gumawa uli siya ng isang araw in replace doon sa 7 day. Ano ang nangyari? Bumalik siya eh. Kasi ang 7 araw, wala nang susunod yan eh. Wala nang 8 days yan eh. Kapag na-hit mo na yung pinakadulo ng 7 days, babalik ka na uli doon sa simula uli. Oh. Kaya ito yung pagkatapos ng 7 day, babalik ka uli doon sa una. Oh. Kaya yan yung isang araw na yan na itinangi ng Diyos. Niya, muli siya nagtangi ng isang araw. Unang araw ng Sanlinggo yan. Di ba? Na si Kristo ay nabuhay sa mga patay. Nabuhay siya. Unang araw ng Sanlinggo. At yan ay sinasabi sa mga aklat na magawa na sa unang araw ng Sanlinggo sila nagkatipon. At sila nagputol-putol ng tinapay. At sila mga nag-aaral ng salita ng Diyos sa mga pananalangin. Unang araw ng Sanlinggo yan. Ano ang unang araw ng Sanlinggo sa kalendaryo ng mga Hudyo? Linggo. Di ba? Kaya ngayon, pagkatapos ng ilang panahon na sinasabi sa mga awit ni David, no, ayon sa sinasabi na ng una, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyo papagmatigasin ang inyong mga puso. Yan, no? Kaya ito ay paalala sa atin. Kapag ipinapangaral sa atin ang salita ng Diyos, huwag nating isipin na tayo ang pinatatamaan ng mga salitang ating naririnig.
No, wag nating iisipin 'yan. Kasi minsan may mga tao, mga Kristiyano na kapag ka nagsisermon si pastor, no, ang ministro, iisipin nila, ay pinapatamaan ako ni pastor, di ba? Ganyan kagad ang iniisip nila eh. Pero ang tanong, hindi naman kilala ni pastor ang buhay mo. Hindi naman alam ni pastor kung ano nangyayari sa buhay mo. Paano sasabihin ni pastor na ikaw ang pinatatamaan ng sinasabi ni pastor, di ba? Eh ginagamit lamang ng Diyos ang mga ministro, ang mga pastor na mangaral ng salita ng Diyos. Ano sila? Vessel sila eh. No? E binibigay ng Diyos sa kanila sa amagitan ng Holy Spirit ang salita ng Diyos para isabihin nila. Kaya minsan ang mga ano, ang mga pastor ministro, sila yung mga nasushoot eh. Sabi nga nila, don't shoot the messenger. Ano? Huwag niyong babarilin yung mga ano. Ano? Huwag niyong aatakihin yung mga mensahero. Kaya ang ginagawa nila eh, mas ano ang ano, totoo yung sinasabi na yung nakasabihan na yan eh. Ayan eh, sinasabi ng Panginoon doon sa kanyang ano, mga talinhaga, no? Doon sa bukid, di ba? Na gano siya, nagbigay siya ng mga ano, ng mga taong manggagawa sa bukid niya. Ay yung mga manggagawa sa bukid, eh, nagrebelde. Ang sabi ng may-ari, magpapadala ako ng mga katiwala. At sila ay mapagsabihan. Ay anong nangyari? Noong pinadala yung mga katiwala, yan, mga propeta yan eh, ng Panginoon. Noong ipinadala yan, anong ginawa? Pinagpapatay pa sila eh. Oh, edi nung makita ng may-ari na, eh kung hindi nila pinakinggan yung aking mga katiwala, ipapadala ko yung aking anak. Baka naman paniwalaan nila. Eh nung makita ng mga magsasaka yung anak, sabi, naku, ito anak, naku. Mas maganda ito. Para natin talagang patayin na natin. No? Para talagang makuha na natin ang kanyang bukirin. Diba? O kaya isinugo ng ama ang anak dito sa lupa para maging tagapagligtas natin. No? Kasi ano yan eh, antitipo yan eh. No? Halimbawa yan. Pagsasalarawan ng ating Panginoong Kristo. Kaya nung pinatay yung anak, diba? O yung mga magsasakayan, yung mga Hudyo yan eh. Yan yung mga nagpapako sa Panginoong Kristo. No? Kaya ano nangyari? Huwag ninyong pangapagmatigasin ang inyong mga puso kapag ka ipinapangaral ang salita ng Diyos sa tao. Diba? Kaya nga tanggapin ito maluwag. No? At kapag ito dumating sa puso ng tao, at ipakita yung ating submission sa Diyos. Panginoon, maraming salamat at binuksan mo ang aking mata. Pinalambot mo ang aking puso. Tinanggal mo yung pagmamataas sa aking isip, sa aking puso. Pinalitan mo ng mapakumbabaan, no? Ng humility. Tinalis mo yung pride niya. So kung ganyan ang magiging ano natin, gawain natin ay ano, mananatili tayo sa presensya ng Diyos. At hindi tayo makakalayo sa Kanya. No? Binigyan ng Diyos ng pagkakataon ng mga Israelita na makapasok sa lupain ng Kanaan. Ngunit, hindi sila sumunod at sila'y sumuway at nabigong pumasok doon. No? Numbers chapter 13 hanggang 14. No? Chapter 14. Hindi sila sumunod eh. Talagang sumuway sila. At nabigo silang pumasok doon sa lupang pangako. Ngayon ang Diyos ay nag-aalok sa bawat isa ng no, pagkakataong makapasok sa kanyang pinakahuling lugar ng pamamahinga. Inaanyayaan niya tayo na lumapit tayo kay Kristo. No? Sapagkat si Kristo yung kapahingahan na sinasabi ng sumulat ng aklat ng Hebreo na ito. Siya ang kapahingahang hinihintay natin. Ha? Dahil sinabi dito sa John chapter 14 verse 6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, sabi niya. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko, ang sabi ng Panginoong Kristo. Di ba? Siya ang huli ng kaano eh. Pamamahinga na, siya na ang huli. Huling rest na siya eh. Upang makapasok sa kanyang pamamahinga, una dapat tayong maniwala na mayroong Diyos sa katauhan ng ating Panginoong Kristo at siya ang mag-uugnay sa atin papunta sa Ama. Ikalawa, dapat nating ihinto ang mga pag-aalinlangan ng tao. Katulad ng mga doubts, disbelief, rebellion, disobedience sa Diyos. Dapat matanggal yung mga yan. At hindi tayo kalulugdan ng Diyos kung meron yan. So ikatlo, dapat tayo magtiwala kay Kristo para dito na gagawin niya ang lahat para sa atin na makarating sa Ama na walang balakid, na walang hindrances. No? So ikaapat, dapat nating sundin ang Diyos sa lahat ng panahon at si Kristo ng buong puso, buong isip at buong kaluluwa. At ngayon, ang pinakamagandang araw upang makahanap ng kapayapaan sa Diyos.
huwag palampasin ni numan o sino man na nakikinig sa mga oras na ito. Halimbawa, no, tayong mga Kristiyano na nakikinig at saka nanonood ng live stream na ito, nandun na tayo sa safe place. Pero ito, naniniwala ko na may maaabot pa itong live stream na ito, no, sa mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon, na ito na yung tamang panahon na magmuni-muni tayo. No, tingnan natin ang ating sarili. Tayo ba ay nasa kamay na ng Diyos o wala pa? Diba? So kung wala pa ang tao sa Panginoong Jesucristo, ito na yung tamang time na tanggapin ng Panginoon sa kanyang puso bilang sariling Panginoon tagapagligtas. Baka bukas ay maaaring huli na. Diba? Kaya hindi pa rin huli. Diba? O, may mga nahuhuling nauuna. Diba? Kaya kung tayo man ay nahuli, ay mauna tayo. Sapagkat tinanggap natin ang Panginoon sa huling hibla ng buhay natin, di ba? Hindi pinag-uusapan yun yung marami ka ng ginawa. Marami ka ng mga na-accomplishment sa buhay mo bilang Kristiyano. Pero, nung malapit ka ng abutan ng kamatayan, ay bigla kang nagbago. Parang nangyari kay Haring Solomon. O, kung hindi nyo alam yung istorya ni Haring Solomon. Kung kailan siya tumanda, saka siya nakalimot sa Diyos. O, kita ninyo. Kung kailan sa tumanda, anon, lumayo na siya sa Diyos. Yung kanyang mga 1,000 asawa ay na-impluensya siya sumamba sa mga Diyos-Diyosan nila. O, di ba? O, kaya ang sabi ni Haring Solomon, lahat ng mga bagay sa buong daigdig na ito ay walang kabuluhan. All things is vanity, ang sabi niya. Di ba? Kaya, hindi natin alam kung ano mangyayari sa darating na panahon, ang Diyos lamang nakakaalam. Di ba? Ang mahalaga sa lahat, hanggat nabubuhay ang tao, ay manatiling gising siya. Tignan niya ang kanyang sarili kung siya ba'y nasa pananampalataya. Diba? Baka makalimot siya. Huh? Sabi nga ni Apostle Paul, no, Paul, huwag mong titignan ang sarili mo na kayo matatag, baka madapa ka. Diba? Baka ma-out of balance ka, bumagsak ka. Diba? Kaya yan ang paalala sa atin. Hindi tayo nagmamalaki sa ating kapwa at ganun din sa Diyos. Hindi natin siya pinagmamalakihan. Maari, humility tayo. No? Manatili tayong mapakumbaba sa kanya, ano man ang mangyari. Thy will be done, dapat ang ating paninindigan. Mangyari nawa ang kanyang kalooban para sa atin. Diba? Kaya nga kung tayo nasa pananampalataya, mapalad tayo. Diba? Nakilala natin ang Diyos. Mahirap ang walang kaugnayan sa Diyos. Mahirap. Walang buhay na walang hanggan dyan. Kapag ang tao ay nakalimot na sa Diyos, mawawala na yung buhay na walang hanggan sa Kanya. Kailangan manatili ka dyan, huwag kang lalabas dyan. So mga kapatid, isang oras na ang nakalipas. So ako'y magpapaalam na at maraming salamat sa inyong pananatili sa loob ng isang oras. At bukas ay ating itutuloy sa verse 8 na. No? Part 3 na naman ang gagawin natin. At dito ay meron akong ibabahagi sa inyo bukas na tungkol sa sino ba itong, kasi binanggit ko na kanina eh, no? Sino ba yung tinatawag na kapahingahan na to, no? So bukas sasabihin ko sa inyo yung continuation, no? Ano, kung sino ang binabanggit. Kasi binanggit ko na kanina eh, ang ating Panginoong Jesucristo yung kapahingahan na yan eh, na sinasabi dito sa aklat ng mga taga-Hebreo. So bukas ating palalawakin pa yan, no? So maraming salamat sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Diyos mga kapatid at doon sa ating mga kapatiran na ano na pumasok ng huli, no? Ay pwede naman po yung balikan mamaya. So pagpalain kayo ng Diyos mga kapatid at magkita-kita tayo bukas, ano? At nawa sumain niyo ang biyaya at patnubay ng Panginoon habang tayo nabubuhay. At God bless you all and we'll see you again tomorrow and bye now.